Hi guys, kumusta kayo? Magandang gabi sa inyo lahat. It's a wonderful evening at kasama ko po kayo sa isang topic natin ngayon. Ano ba ang PCB? Yung pag-usapan natin. Ito ay gawa ni Sir Jubert Dionisio. Ito yung link dito, yung pangalan. Pakiclick na lang, you can hit him on Messenger. Napakabait kausap. No? If magtanong ka lang sa kanya, kausapin ka niya if hindi siya busy. Hindi kaya tatanungin if bibili ka ba, pag hindi, huwag mo akong messenger. No, he's a good person. That's why napagawa ako sa kanya, Sir Jobert. At marami pang maker na mga bababait. Siya kasi sa kanya ako pinagawa ito. Okay? It's a stainless steel and aluminum PCP. Nag-research ako sa Google at ang meaning ng PCP, ito. PCP stands for Precharged Pneumatics, which refers to the way that the rifle ultimately powered. There are a number of ways to power a rifle by means of CO2 and hangin. Dalawa lang kasi yung brake barrel, hangin. Yung foot pump, hand pump, hangin. Maliban sa CO2 is the oxygen. Mostly tinatawag oxygen. No? CO2 is a carbon dioxide. If hindi ako nagkaka, please correct me in that. Alright, so yun. So ito ay precharged pneumatics o hangin ang nilalaman dito. Okay, ito ay ginagamitan ng pump tulad nito. I will explain more on that detail. May ginawa akong video tungkol po dito guys sa aking pump. Ito ay merong female adapter. Papasok natin sa male adapter dito sa aking airgun. Ang aking airgun, tinest nila kaya ito maglagay ng pressure dito sa tank from 1,000 PSI to 3,000 PSI. Safe yun. It is made of stainless steel, schedule 40. And, you know, alam natin kung gano'ng katibay yung stainless steel. PSI means for stands for pressure per square inch. Before tayo mag-continue, I just want to call all the veterans na nag-subscribe sa ating channel. Please help me up. I'm still learning and I'm a newbie. Kung alam nyo po yung parati akong nag-message sa inyo, asking for help. Thank you po, Sir Domingo. Pag may mga questions siya dito, binibigay, inalagay niya dun sa baba. If you have any corrections in my channel, please do so. This PCP can target from 25 meters, 25, 40, until 100 meters. Some PCP can target 300 meters. May tanig doon sa YouTube, yung sa US, yung FX, you can do 300 meters, 300 yards. Ang PCP ideal siya sa long range, no? Unlike sa CO2, hanggang 40 yards lang. Ang PCP din ay temperature based, meaning to say, mainit, malamig, consistent yung hangin na nilalabas niya. So, hindi siya affected ng temperature. Unlike sa CO2, pag mainit, lumalakas. Pag malamig, mahina yung putok ng CO2 air gun. There's a story na they go on mountains, sobrang lamig. Paputok nila, bakit ang hina ng bala? Sa akin din last time, yung aking Crossman, ay bagong-bago yung pag-refill ko ng tank. Nilagyan ko yung Crossman ko. Tapos when I go to I tried na buksan siya but there's a feeling na busy ako so hindi ko na buksan. No, pagdating doon sa gunsmith, sabi niya, mabuti lang hindi mo binuksan. Sabi ko kasi hindi lumalabas siguro walang lamang hangin. He uncover yung kasi naka-bolt action sa likod. Pinalo niya ng hammer yung valve doon, lumalabas sobrang lakas ng labas. Ibig sabihin nag-valve lock siya dahil sa lakas ng pressure na sa loob. So guys, isang tip yan. Yun. So pag malamig, mihina, pag umiinit, lumalakas. Unlike sa PCP, kahit talin mo sa cold area, sa hot area, still the same pa rin yung consistent ng labas ng hangin. Yung tank niya ay yari sa may different na yari. Yung sa akin is stainless steel. Meron din cold steel or matigas yung maihi na steel. Merong T6 aluminum. Yun yung mas matigas sa aluminum na ordinary. Huwag kayong sinabi ng, oy, aluminum yan. So, iba yung T6. T6 is more more secure and mas matigas siya. Sabi ko nga, doon sa aluminum na kaya naman tayo nakikita. Merong carbon fiber din. Depende sa laki, sa haba ng tank natin. Sa akin is 1 1/4 inch yung kanyang outside diameter at 1 foot naman or 12 inch yung haba. Merong iba, 1 foot by 2 inch or 1 1/2 inch. So depende, the more na lumalaki, the more na maraming shots yung magagawa natin. Sa akin, from 3,000
to 2,000 pesos, I can produce 20 shots. Pagbaba doon, mahina na siya, magdadagdag na ako ng 1 dot below o hold over, hold under 25 yards. Yun. Yun yung mga klase ng tank niya. Okay, sa akin is na tube type siya. Hindi sa meron kasing ano eh, merong battle type, no? Wala siyang close dito. Ito, may close dito. Ang iba is battle tank, pero yun na ibili sa Lazada. Diba, may nabili ko yung ganyan. Okay, sabi ko na nga, it can produce 20 to 60 shots depending sa laki ng ating tank. So, sa maginaw na part, ng parte, maganda yung PCP kasi it can go under pressure, under temperature. Okay? And dahil sa 20 to 60 shots, one refill lang, you can enjoy target shooting. But I'm not telling na ayoko na mag-CO2 because I want to get a CO2. Kasi iba pa rin yung pinagmulan ko sa CO2. Sa mga CO2 lover dyan, nakaka-relate, no? Like I have, ibili ako ng bagong CO2. So just wait for that. The reason why other people go to PCP, dahil gusto na mag-PCP, una, hindi na sila magpapa-refill. Yung refill is 120. Pangalawa, malayong refilling station like sa akin, pag galing ko sa school, uwi ako sa bahay. So, I can do in plinking, nag-workout pa ako dahil sa plank ko. Ito. Ayan. Dahil sa plank kong ganito, nakapag-workout ako, di ba? So, after ko uwi sa bahay, makagawa ako ng 20 shots. I'm good with that. Yeah? Tapos, balik na naman ako sa trabaho or vlog. So, yun yung maganda. Hindi ko na kalabunta sa city, mag-travel ako 50 minutes just to refill the CO2. So, ano ba yung mga, paano pa mag-refill ng CO2? Meron tayong hand pump tulad ng sa akin. Ito maganda pag nag-workout ka. Meron tayong scuba tank. Ito siya. Okay? Meron tayong compressor. Ito din siya. So, yun yung mga ways how to refill yung ating PCP. So, meron gauge yung ating pump. Kung makita ninyo, ito siya. Meron siyang gauge dito. Okay? And, meron din gauge dito. Okay. Pag naka-regulator, meron din gauge dalawa. So, malaman natin kung hanggang saan lang yung pagpapump o yung pressure na kaya ng ating air gun. Sa akin, pagtapa ko ng 3,000 pesos sa gauge ko, sa gauge ng PCP, ang sa gauge ng pump, stuck na ako doon. Okay, be careful on that. Don't overcharge your PCP kasi maglalaki yung range based on the sabi nila. I mean, guys, let's go. Barrel. Ano ba yung mga barrel? Sa akin, may barrel na 18 inch, 19, 20, 21 hanggang 24. Meron pang mahaba, depende sa inyo. But most in the Philippines, meron dito 18 to 24. Yun yung mga range ng mga barrel, yung haba ng length. Some prefer shorter barrel for tactical. Some prefer longer barrel for long range and stability. Meron ding iba na churi, kahit na maliit lang yan, kayang abuti ng 100 yards of purity. So, depende sa inyo guys kung ano yung mga comment nyo, just leave the comment section below. But sabi ni Sir Domingo, 24-inch barrel can, you know, do long range. Okay? Ideal for long range. Meron ding groove. Meron ako na itang groove na 6 groups, 8 grooves and 24 grooves. Ayan. So, depende yun sa... Sabi ko sa maker, ano po si sir, ano ba yung kagandahan ng grooves? So, kailangan ko pa 6 grooves, 8 grooves, or 12 grooves. Sabi niya, meron 16 outside the Philippines. No? Sabi niya, depende yun sa twist. So, please leave your comment in the comment section below. Medyo naguguluhan pa ako dun sa twist ng... Nakasama yung twist and the same time, yung ano natin, yung length ng barrel at yung groove ng barrel. So, this is a scientific term na mga about that. So, we go in detail on that in the next topic natin. Meron tayong brass, steel, and stainless steel. Yung sa Pilipinas, meron akong nakitang brass barrel tulad sa akin, 16 outside diameter mm. Meron ding 18 mm outside diameter na barrel. So, sa akin yung brass, meron ding steel. Mostly, may gumagamit din yung steel, brass. Yung stainless steel, wala pa ako nakitang locally made. Pwede tayong bumili niyan outside the Philippines.
meron tayong shroud. Sa akin naka-shroud yung barrel ko. Okay, ibig sabihin, yung barrel ko is 16mm. Ito siya, I think, is 18mm. Outside diameter yung shroud. Ibig sabihin, paglabas ng bala dito, meron siyang silencer nakatago sa loob na at meron siyang muzzle brake. Okay, so paglabas ng hangin, parang silencer din siya dito sa loob. Kinatawag siyang shroud kasi nakatago yung barrel sa pipe na aluminum pipe tulad nito. Based on my understanding. Ang PCP ay merong regulated and unregulated. Okay? Regulated, meron siyang regulator. Yun yung paparating ko na PCP. Gagawin pa ni Sir Dimension. Sir, thank you sa'yo sa patience and yun, sa concern din. Unreg, ibig sabihin walang regulator. So ano ba yung advantage ng regulated at unregulated? Pag may regulator, yung nilalagay dito, pag sinabing 1,800 PSI, yung ilalabas siyang paglalabas niya na hangin dito sa PCP, sa air gun natin, i-shoot, yun yung ilalabas niya. Mostly is 700 to 1,000 PSI yung ilalabas. So, consistency yun lang. Sabi nila sa unregulated, hindi consistent yung labas ng bala kasi hindi nag-re-regulate yung hangin na kahit ilabas lang. Okay, so yun yung kagandaan sa regulated. Most ng mga competition or target shooting, they use regulated PCPs. So, may regulator para consistent yung tama ng bala. Sa unreg, gusto nila sa, if they go on, you know, alam nyo na yun, kasi pwede nilang i-tighten yung allens dito or loosen the allens. The more you tight, the more na magko-compress yung spring, the more every time you cock or every time na magcock kayo or if you do magcock kayo ng bolt action, tighten yung spring. So malakas yung palo dito sa valve, malakas din yung labas ng bala. Yun yung advantage ng unregulated na hindi naman kayang gawin ng regulated. Correct me if I'm wrong, guys. Alright. So yun. Meron tayong sa ating airgun, meron tayong sa akin is single shot. Bakit ko sinabing single shot? Wala siyang magazine. Pag gaganin ko yung hammer niya, okay, lalagay kong bala dito sa, may sumakita ko na yung barrel, gaganin ko siya, kakra ko at pipiti ko. Ibig sabihin, one shot lang siya. It is the one shot, single shot na airgun. Meron tayong multi-shot. Merong magazine yun. Mostly sa mga Java Pro, sa mga Marauder, iba pang mga FX, meron sila ngayon na magazines. Meron ding semi-automatic. Alam yung meron ngayon nilabas sa Vietnam na talagang pitik lang na pitik tapos dumidiretso na. 12 shots, dumidiretso yun. So, ideal din sa bahay. Ayun. So, yung mga ano sa akin is single shots lang. Single shot. Correction. Sa mga airgun naman, same as CO2, ito sa akin is hammer type. Bakit hammer type? Kasi dito hinahammer sa labas. Okay? Meron tayong bolt action. Yung sa akin yung cross arm scope ko, bolt action. Mayroong side lever na ginaganon mo siya. Ideal yun sa mga multi-shots. No? Yun. Price range. Ano, magkano ba, Sir Dave, yung price range ng PCP? Price range niya pag CO2 conversion to PCP, meron mga mababa na sa 17 to 18K. Depende po yun sa sellers. Magsisimula yung PCP from 18K, pataas na yun. Meron lang 170,000. Kung nakadepende po sa inyo, guys, if you want to go on PCP. So you're going to ask me, Sir Jade, why you go on PCP and binenta mo yung mga CO2? Well, binenta ko yung CO2 kasi kailangan ko ng fund. Dahil pag hindi ko makakuha yung PCP ko. Pangalawa, I go PCP kasi 15 minutes away kami sa trap sa CO2 na refilling station. Yun, so kailangan ko pag pumunta doon, pag pa-refill, balik ako dito. Unlike dito, every afternoon, pag plinking na ako, pump ako sa umaga, pagkabalik ko sa hapon, I can do plinking. So, 1 to 2 hanggang 1,000 ounce kaya. No, hamang hindi nasira yung o-ring dito, and then pellet na yung bibirin ko. Why go to PCP? More shots. Why go to PCP? Long range kaya. Okay? Why go to PCP temperature wise? Malamig or mainit, then you can go. So, nag-PCP ako. Thank you guys sa mga
kaibigan ko na talagang sumusuporta, and you know, they told me mga subscribers, ngayon mo lang, hindi guys, hindi ako mapag-reply sa inyo. Sabi nila, sir, I go to visit. Hindi ako ng airgun because nakita ko yung channel. Guys, sir, ako sa inyo. Thank you so much. Hindi ko makayo may isa sa messenger. Minsan yung sagot ko doon, diretsahan, dahil alam nyo na sa buhay natin. So, just gusto ko lang salamatan si GBU. Nag-usap kami bago lang. Ani nasa school. Thank you sa papadala mo sa akin sa tuna. Kasi sabi ko hindi pa ako nakatikim ng buong tuna. Sabi niya punta ka sa Jensen. Sabi ko siguro next na, siguro next few years na. Ganon. So, thank you sa iyo, Sir Joe. GBU. And yun na, encourage sa PCP. And thank you na may natulang po kayo. Kahit na sometimes fail or baguhan tayo dito, but still, napasalamat ako sa being me na inspired po kayo. Thank you din kay Zeus Bau. Ano ba pag-pronounce yun, bro? Zeus Bau eh? Grabe, ano siya, para siyang mahilig talaga sa rifle. Talagang every time, no, mag-chat siya, hangaba sa akin, mightly lang. More on detail, tinutungan nyo yun ako about airsoft, ano yung prep. Yun, yun ang gagawin natin guys sa next mga videos natin about prep. Preparation, airgun prep. Pwede kayo pumunta sa site niya, sa Facebook. Doon yung mga buy and sell ng mga airguns. Junjun Imbang, yun, kasama ko pag-uwi niya dito sa December. Yun, sa the same airgun kami na gagawin ni Jubert Inicio. Muna kasi ulan. Tapos si Richard, pag-uwi dito, you're going to do a tiksay. So abangan nyo yun guys, an adventure. Jet Go, tapos si John Muhammad for, sabi niya, CDO. Target Shooting, CDO, mga grupo dyan sa Mindanao. Guys, thank you so much for watching. And sino pa? Si Alberti Rodel Gulaylay Quinto. Meron pa akong isa. Si Gerald Rectos Sanggalang. Si Sir Jim Boy Wame ng Cebu and Shooters. Thank you so much, sir. Alam niyo na yun, yung mga project ko in the future. Scott Summers. Meron isa pa na kausap ko. Jay Lopski. Yun, about sa pag-usap namin, we work abroad. Nalang taga-Saudi dyan. Maraming tayong mga subscribers taga-Saudi. Guys, keep supporting. Hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe mo na channel. Right? Support na to. Yung sabi kasi, sir, malaki mang kita mo dyan. Hindi. Okay, just want to become honest sa inyo. Hindi ganun kalaki yung kita ko dito. Okay, this one is my personal expense. Okay, so, yun. This may hobbies. So kahit na wala akong binibenta dito, yun, pinibenta ko lang yung personal airgun ko para makapag-fund ako. But I'm doing this guys for you. Kasi ba yung tuwa pag sabi sa'yo na I want to meet you sir sa personal and thank you sir. Yun, simple akong tao, ito yung bahay ko. Life is great. And let's enjoy life. Yun lang. Guys, sabi ko sa inyo madalda na ako, si Dave Lopez to. So sabi ko sa chat, kahit na hindi tayo magkausap masyado, pero pag magkilala sa personal, pag kasundo tayo sa anong at magkagod chemistry, madalda na akong tao. Kahit na umulan na nga eh, di ba? Pinapahinto na ako. Guys, thank you so much for continuing supporting me. Please do subscribe kung hindi ba napag-subscribe. More topics to come. More learnings. Pag na-learn ko yun, babae ko sa vlog for history and for everything. Thank you for the love. Thanks sa buko. Peace out, guys.